Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong 2003, mula Pilipinas, ang mag-asawang Filipino na ito ay pumiyahe sa New York para manawagan at humingi ng tulong sa publiko dahil nawawala ang kanilang anak na babae. Ang mga katrabaho, kaibigan, mga kakilala, pati ang mga otoridad ay walang tigil na naghanap dito. Ngunit kahit anong panawagan at pamimigay nila ng mga missing persons flyers ay hindi nila ito nakita na tila ito ay naglaho na lamang na parang bula. Ito ang kwento ng totoong buhay at sinapit ni Maria. Ito si Maria Pilar Cruz at siya ay pinanganak sa Pilipinas. Pumunta siya sa New York para tuparin ang kanyang ambisyon at mga pangarap. Katulad ng ibang mga immigrant na pumunta ng Estados Unidos, si Maria ay positibo na makakamtan niya ang kanyang mga gusto sa buhay. Ayon sa ulat, ang kanyang mga magulang at buong pamilya ay mga Katoliko. Nang siya ay dumating sa New York, si Maria ay tumuloy sa isang dorm na pinapatakbo ng mga madre at doon niya nakilala si Nympha Noval na kanyang dormmate. Inilarawan siya nito na tahimik, professional, go-getter at determinado itong makamit ang American Dream. Nakuha ni Maria ang kanyang MBA o Master's sa Fordham at nakagraduate din siya ng may honors. Agad siyang natanggap sa isang bangko at nagkaroon siya ng sarili niyang opisina na matatagpuan sa Park Avenue. Sa ganda ng kanyang sweldo na halos $200,000 kada taon, nagawa niyang magkaroon ng sarili niyang apartment sa West Side. Katulad ng ibang mga babae, maalaga sa kanyang katawan si Maria. Karaniwan siyang pumupunta sa salon para makatanggap ng facials at bilang isang profesional, lagi niyang sinisigurado na presentable siya na haharap sa mga tao. Ngunit kahit siya ay masasabi mong matagumpay na, nasa kanyang plano na mag-aral ulit para kumuha naman ng doctorate degree. Kinontsaba niya rin ang iba niyang mga kapatid para sekretong planuhin ang 50th wedding anniversary ng kanilang mga magulang at gusto niya rin bumalik sa Pilipinas upang doon magpasko. Pero ang mga planong ito ay hindi na matutuloy. Noong April 13, 2003, ang araw na yon ay Linggo ng Palaspas, kaya ang 35 taong gulang na si Maria ay nagsimba. Pero kinabukasan, ang kanyang mga katrabaho ay nagtaka dahil hindi ito pumasok. Nang sumunod na araw ay nag-alala na ang mga ito dahil hindi siya ulit pumasok, kaya tinawagan na nila ang tiyahe nito na emergency contact ni Maria. Ang kanyang tiyahe na nakatira sa New Jersey ay agad kinontak ang dalawa niyang anak na lalaki para puntahan ang apartment nito sa New York dahil nagbabaka sakali sila na meron lamang itong sakit. Nang makarating sila sa West Side apartment ni Maria ay hindi nila ito nakita. Kinontak nila ang lahat ng kanilang mga kapamilya at mga kaibigan, pero wala sa kanila ang nakakaalam sa kinaroroonan nito. Kinabukasan, ang kanyang tiyuhin ay pumunta na rin sa New York at agad itong dumiretso sa presinto at nag-file ng missing persons report. Ang mga otoridad ay agad pumasok sa apartment ito at tinanong din nila ang lahat ng tao sa building. Pero walang nakapansin kay Maria at wala din silang nakitang anumang foul play sa loob ng tirahan nito. Kaya bumalik sila sa simbahan at doon sinimulan ang kanilang investigasyon dahil yun ang huling lokasyon kung saan nakitang buhay si Maria. Agad nilang tiningnan ang mga establishmento na nakapaligid dito at natuklasan nila na pagkatapos magsimba ni Maria noong Palm Sunday, nahagip siya sa CCTV na bumalik sa building kung saan siya nagtatrabaho para kunin ang ilang mga dokumento. Pagkatapos noon ay pumunta siya sa department store para mamili at ang huli niyang ginawa ay nag-withdraw siya ng $400 cash. Akala ng mga investigador na ito ay nakidnap pero nang ma-review nila ang footage ay wala silang nakitang anumang senyales na ito ay pinilit na mag-withdraw ng pera. Habang umuusad ang investigasyon, ang lahat ng kanyang mga kapatid na nasa Pilipinas ay lumipad patungong New York para magbigay ng suporta at tumulong sa paghahanap.
Namigay sila ng mga missing persons posters at flyers at nag-alok din sila ng pabuya na $25,000 sa sinumang makakapagbigay ng tips sa kinaroroonan ito. Kahit ang mga tao sa simbahan na dinadaluhan ni Maria ay tumulong din sa pagpapakalat ng mga flyers. Ang mga otoridad ay humingi din ng tulong sa publiko dahil kahit anong anggulo at lead ang kanilang tingnan ay laging dead end ang resulta. Dalawang Pasko at bagong taon ang lumipas, malungkot na ipinagdiwang ng pamilyang Cruz ang dapat sanang masayang okasyon. Ang kanilang paghahanap sa nawawala nilang mahal sa buhay ay nagtapos noong 2005. Dalawang taon pagkatapos mawala ni Maria, ang mga otoridad ay inaresto si Dean Faiello. Si Dean ay ipinanganak noong August 31, 1959 at siya ay mula sa Italian-American family na nakatira sa Madison, New Jersey. Sa record ng kanyang eskwelahan, ang kanyang mga kaklase ay ibinoto siya na most likely to succeed in life dahil sa kanyang talino at karisma. Nang makatapos siya ng high school noong 1977, nag-enroll siya sa Rensselaer Polytechnic Institute kung saan nakakuha siya ng full scholarship. Pero isang taon pa lamang siya sa kursong engineering ay tumigil na ito. Para masuportahan ang kanyang mga pangangailangan, nagtrabaho si Dean bilang isang construction worker. At kasunod noon, nagulat ulit ang kanyang pamilya nang aminin niya sa mga ito na isa siyang bakla. Sa ganda ng kanyang pisikal na anyo at magandang mga ngiti, agad siyang nakilala sa LGBTQ community. Namuhay siya ng naaayon sa kanyang kagustuhan. Siya ay construction worker sa umaga at go-go dancer naman siya sa gabi. Siya ay naging sikat sa mga disco club noong 1980s at kasabay ng pagganda ng kanyang social life ay umayos din ang kanyang karera. Isa sa kanyang mga naging kliyente ay nagustuhan siya at sila ay nagkaroon ng relasyon. Ang kanyang nobyo ang nag-expose sa kanya sa marangyang buhay. Silang dalawa ay madalas na tumuloy sa mga 5-star hotels at kumain sa mga high-end na restaurants. Mula din sa suporta at pera ng kanyang nobyo, si Dean ay bumalik ulit sa college at doon ay pinasok niya ang mundo ng cosmetology at siya ay naging certified electrologist na para sa mga hindi pamilyar ay ang tawag sa mga medical technicians na nagtatanggal ng mga hindi kaaya-ayang mga buhok at gumagamit sila ng teknik kung saan tinatarget nila mismo ang parte kung saan tumutubo ang buhok para hindi na ito bumalik pa. Nang makuha niya ang kanyang lisensya, ay nagtayo siya ng sarili niyang negosyo sa New York. Gamit ang kanyang napakaraming koneksyon, mabilis siyang nagkaroon ng maraming mga kliyente at hindi nagtagal, nakaipon siya ng pera at binili niya ang mansyon ng dating sikat na opera singer na matatagpuan sa Newark, New Jersey. Ang mga tao na nakakilala kina Michael at Dean ay inilarawan ang dalawa na power couple. Ngunit pagkalipas lamang ng 7 taon nilang magkarelasyon, nakatanggap sila ng masamang balita na may taning na ang buhay ni Michael dahil ito ay merong AIDS. Nang pumanaw si Michael, ang mundo ni Dean ay nabalot ng kalungkutan. Ngunit hindi siya nagpatalo sa pagsubok. Nang makita niya ang ad ni Dr. Lori Polis na isang sikat na dermatologist sa Manhattan, pumunta siya sa opisina nito at nagpakilala siya na isang certified electrologist at maaari siyang makatulong sa negosyo ng doktora dahil meron siyang mga kliyente na maaari niyang i-refer sa clinic nito. Tinanggap siya ng doktora hindi bilang empleyado kundi isang independent contractor. Naging maayos ang kanilang samahan pero pagkalipas lamang ng 5 buwan, ibinahagi ni Dean sa doktora na siya ay merong AIDS kaya babalik siya sa Florida kung saan nakatira ang kanyang mga magulang. Ngunit ang problema, ang lahat ng ito ay kasinungalingan lamang. Ang kanyang mga magulang ay wala sa Florida at wala din siyang AIDS. Ang totoong dahilan ni Dean ay natuklasan ni Dr. Polis nang makita niya ang isang ad noong 1996 na ito ay nagtayo ng sarili nitong clinic at ito ay makikita rin sa New York. Hindi siya makapaniwala dahil pakiramdam niya ay niloko siya ni Dean. Masama rin ang loob niya dahil bago ito umalis sa kanyang clinic, ay nagpo-party siya para kay Dean upang makapagpaalam ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Yun pala ay kasinungalingan lamang ang lahat dahil ang gusto talaga nito ay magtayo ng bagong clinic
na tinawag niyang Skinnovations na makikita sa Park Avenue. Ilang buwan pagkatapos niyang buksan ang kanyang sariling clinic, nakilala ni Dean si Greg na isang kilalang party planner. Nang maging opisyal ang kanilang relasyon, sila ay nagsama sa bahay ni Dean at ito ay naging venue ng mga magagarbong parties. Ngunit ang imahe nilang dalawa na sila ay parehas na matagumpay ay nagbago dahil si Dean ay nalulong sa droga na Stadol. Madalas itong mag-party sa gabi at tulog naman buong araw. Si Greg ay nagulat dahil isang araw ay kumatok ang mga otoridad sa kanilang bahay para arestuhin si Dean dahil natuklasan nila na kaya pala ito nakakakuha ng painkiller na Stadol ay ginagamit ito ang pangalan ni Dr. Polis at pineke nito ang pirma ng doktora sa reseta. Siya ay kinasuha ng felony at pinarusahan ng 3 taon na probation at iniutos din ng judge na dapat siyang magparehab. Ngunit sa halip na tumigil si Dean sa pagpapatakbo ng kanyang clinic at mag-focus sa kanyang rehabilitation, nagpatuloy siya na tumanggap ng mga pasyente. Noong 1998, inilipat niya ang kanyang clinic sa Gramercy Park at para sa mga tao, ang dating durugistang si Dean ay nagbago na. Pero nagulat na naman sila dahil noong 2004, nabalitaan nila na ito ay naaresto muli ng mga otoridad. Sa pagkakataon na ito ay naaresto siya at kinasuha ng second degree murder sa pagkamatay ni Maria. Pero ang mga tao ay hindi mapigilan na magtanong ano ang kinalaman ni Dean sa pagkamatay ng Filipino-America na investment banker. Ang kanilang mga tanong ay nasagot ng mga dokumento mula sa prosecutor. Ibinahagi nito na ang mga otoridad na naghahanap kay Maria ay nagkaroon ng break 5 buwan pagkatapos nitong mawala. Ang detective na may hawak sa kaso ay hindi tumigil hanggat hindi niya nabibigyan ng hustisya ang pamilya ni Maria. Kaya dumulog siya sa opisina ng district attorney para aprobahan nito ang subpoena para ma-access nila ang email nito. Doon nila nakita na si Maria ay isa sa mga kliyente ni Dean na tumatanggap ng laser sessions. At ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lamang 1 o 2 laser sessions. Ngunit ito ay nagbabalik-balik ng halos 15 beses. Agad silang nagsagawa ng background check kay Dean at doon nila natuklasan na hindi na bago sa kanya ang humarap sa judge. Base sa court records noong October 2002, 6 buwan bago mawala si Maria, napilitan si Dean na ipasara ang kanyang clinic dahil sa reklamo ni Dr. Polis. Ang mga otoridad ay minamanmanan na rin pala ito dahil sa reklamo na ito ay nagkukumaring isang certified na doktor. Sa video na ito ay makikita si Dean kasama ang isang undercover agent na pasyente. Sa kanilang usapan ay minungkahin ito na kaya niyang tanggalin ang 2 lunal sa mukha ng babae. Ngunit kung sa palagay mo na okay lamang yun, ay hindi naman sumasang-ayon ang mga eksperto. Sinabi nila na delikado ang ginagawa ni Dean dahil bago i-laser ang isang lunal, kailangan muna itong idaan sa biopsy para mapatunayan na ito ay hindi cancerous. Ngunit hindi ito nakulong dahil tinanggap niya ang isang plea agreement mula sa prosecutor. Kapalit ng pagbaba ng kanyang sentensya ay ang pagbibigay niya ng pangalan ng mga taong merong clinic na wala ring lisensya. Mula sa orihinal na 4 taon sa kulungan, siya ay binigyan lamang ng 6 buwan. Nasa plea agreement din na hindi siya dapat humawak ng mga laser equipments. Kasabay ng pagsasara ng kanyang clinic ay ang paglamig din ng kanyang relasyon kay Greg. Dahil sa wala siyang income, si Greg ang nagbayad ng lahat mula sa mga simpleng bills at iba pa at ito ay umabot ng $85,000. Kaya napilitan siya na ipagbili ang kanilang bahay. Nakipaghiwalay din siya kay Greg at habang humahanap siya ng bibili ng kanyang bahay, kahit pinagbawalan ng korte na hindi siya maaaring tumanggap ng mga pasyente, ay tinawagan at tinext niya ang dati niyang mga kliyente dahil desperado siyang magkaroon ng pera. Ang kanyang naging clinic ay ang apartment ng kanyang kaibigan at ang isa sa mga masugid niyang kliyente ay si Maria. Ayon sa prosekusyon, noong April 13, 2003, dumating si Maria sa apartment ng kaibigan ni Dean para sa huling laser treatment session nito dahil sa peklat sa kanyang hita. Kung may mababasa ka sa internet na siya ay di umanong nagpa-laser dahil sa kondisyon na block hairy tongue, yan ay fake news. Ito ang actual na interview ni Dean noong December 2022 at mula sa sarili niyang bibig,
Sinabi niya na ang rason kung bakit nagpa-laser si Maria ay dahil sa peklat sa hita niya. Ayon kay Dean, siya ay high na high sa droga nung dumating si Maria. Tinurukan niya ng anesthesia ang banker ng hindi lamang isa, kundi hindi na niya mabilang na dose ng lidocaine dahil nasasaktan ito di umano sa laser. Hindi niya din napansin na ito ay nahihirapang huminga kaya tinawagan na niya ang dati niyang katrabahong doktor sa klinik para humingi ng payo. Iminungkahin ito na tumawag siya ng 911. Ngunit sa halip na humingi ng tulong ay hindi niya ito ginawa hanggang hindi na humihinga si Maria. Sinabi ni Dean na binigyan niya ito ng CPR pero hindi na talaga ito humihinga. Ngunit ang nakatawag ng aking pansin nung pinapanood ko ang interview ay sinabi ni Dean na sigurado siyang patay na si Maria dahil nang inilagay niya ang kanyang ulo sa dibdib nito ay hindi na tumitibok ang puso nito pero hindi niya ito pinulsuhan. Agad siyang kinabahan at ang una niyang naisip ay kailangan niyang itago ang katawan nito. Gamit ang isang malaking suitcase, inilagay niya si Maria sa loob at bumiyahe siya papunta sa kanyang bahay. Nagukay siya sa loob ng kanyang garahe at nang kontento na siya sa lalim ng hukay, ay inilagay niya ang suitcase. Ngunit ang nabanggit kong pag-aresto ay hindi naging madali dahil noong September 2003, agad itong bumiyahe papuntang Costa Rica. Doon ay nanirahan siya na parang isang hari at ang kanyang villa ay nagkakahalaga ng $500 sa isang gabi at ipinapamalita niya sa mga tao na isa siyang doktor na taga New York. Ang mga otoridad sa Costa Rica ay naaresto siya ngunit hindi naging madali ang pagpapabalik sa kanya sa Estados Unidos dahil ang kanyang abogado ay nilabanan ng extradition sa punto na iminungkahin ito na magpaampon siya sa kanyang mga kaibigan na nakatira sa Costa Rica. Mabuti na lamang at ang proseso doon ay mabagal kaya bago pa man umusad at maprubahan ang pag-ampon kay Dean, mas nauna ang pag-usad sa extradition request. Kaya noong May 2005, siya ay naibalik sa Estados Unidos. Sinampahan siya ng kasong second degree murder ngunit walang nangyaring paglilitis dahil tinanggap niya ulit ang plea agreement. Kapalit ng pag-plead niya ng guilty, ibinaba ang kaso sa first degree assault at ang judge ay pinarosahan siya ng 20 taon sa kulungan. Sa phone interview ng New York Times kay Rodolfo na ama ni Maria, ibinahagi niya na sila ay masaya na nahuli na si Dean. Ngunit kahit anong haba ng parusa dito ay sinabi niya na hindi na makaka-recover ang kanilang pamilya sa nangyari. Alinsunod sa kanilang request, ang mga otoridad sa New York ay pinakremate ang mga abo ni Maria at ang kanyang urn ay dumating sa Maynila noong 2006. Ang kanyang abo ay inilagay sa mausoleo ng pamilyang Cruz sa Manila Memorial Park. Ngunit hindi yun ang huling beses na naging laman ng balita si Maria dahil noong March 3, 2018, ang kanyang pangalan ay naging laman ulit ng headlines dahil ang urn kung saan nakalagay ang kanyang abo ay ninakaw. Ayon sa police report, ang urn ay tahimik na nakalagay sa mausoleo ng kanyang pamilya. Ngunit isang araw ay nawala na lamang ito pero ang ipinagtaka ng mga pulis ay walang force entry sa nasabing mausoleo. Ang kanyang ama ay maluha-luha muling nanawagan sa publiko na ibalik ang abo ng kanyang anak. Ilang linggo ang lumipas at tila walang nangyari sa panawagan hanggang noong March 28. Nakatanggap ng tawag si Southern Police District Chief Superintendent Thomas Apolinario kung saan ang tao sa kabilang linya ay sinabi na hawak niya ang urn. Ito ay di umanong ibinenta sa kanya ng isang lalaking nagngangalang Junicio Lyson sa halagang 1,800 pesos. Ang superintendent ay agad kinontak ang pamilyang Cruz at doon niya nalaman na ang sospek ay dati palang caretaker sa sementeryo. Agad nilang inaresto si Lyson at idinamay nito ang kanyang mga kaibigan na pinangalanan niyang sina Louie at Marvin. Ang tatlo ay magkakapitbahay at sila ay nakatira sa Clinicville na katabi lamang ng sementeryo. Wala nang naiulat kung ano naging hatol kay Lyson, habang ang kanyang mga kasamahan naman ay pinaghahanap pa rin hanggang ngayon. As of this recording ay malaya na si Dean. Pagkatapos ng 17 taon sa kulungan, siya ay pinayagan ng parole board na mamuhay tulad ng isang normal na mamamayan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang interview last year,
ay humingi siya ng tawad sa pamilya ni Maria. Ibinahagi niya na ito ang naging dahilan kung bakit hindi na siya ngayon isang adik at drugista. Ikinuwento din niya na habang siya ay nasa loob ng kulungan, ay nag-focus siya sa pag-aaral, pagsusulat at pagbabasa. Tinapos niya ang kanyang interview at sinabi na si Maria ang naging inspirasyon niya para maging mas mabuting tao. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!